Ang ating pong call to worship ay nasa Psalm 92 verses 1 to 4. Psalm 92 verses 1 to 4. Mabuti ang pagpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Sa tugtugin ng panugtog na may sampung kawad at ng alpa at sa matunog na himig ng lira, sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa, sa mga gawa ng iyong mga kamay ay aawit ako sa kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon ng tahimik. Mga minamahal sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating sakloloy na sa pangalan ni Jehovah na siyang mailalang ng langit at lupa. Panalangin natin ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumaatin na ang lahat. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Buksan natin ating mga Psalter sa Psalter 15:1-5. Awitin natin ang tatlong stanza. God's glory in His words. Lord, I know Thy glorious name. All Thy wondrous works proclaim. In Thy hands with radiant signs, evermore Thy glory shines. In what things Thou dost ordain, wrath and vengeance through restrain. Weakest means fulfill Thy will, mighty enemies to steal. Moon and stars in shining high, nightly tell their makers might. When Thy wondrous hands I scan, then I know how weak is man. What is man that he should be, loved and visited by Thee? Raised to an exalted height, crowned with honor in Thy sight. With dominion crowned he stands, for the creatures of Thy hands, all to Him subjection yield, in the sea and air and field. Lord, our Lord, Thy glorious name, all Thy wondrous works proclaim. Thine the name,
matchless worth. Excellent in all the earth. Manatili po tayo nakatayo. Sama-sama natin bigkasin ang ating pananampalatayang Kristiyano na nakasaad sa ating Apostles' Creed. Sabay-sabay po natin bigkasin mula sa ating mga puso. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Bilang tugon sa ating mabuting kapahayagan ng ating pananampalataya, buksan natin ang ating mga psalter sa 164. Spiritual longing and devotion. Ang aawitin po natin ay yung apat na stanza ng psalter 164. Oh God, O God of grace, and earnestly I seek Thy face. My heart cries out for Thee. My spirit thirsts Thy grace to taste, and exhale in this desert ways, in which no waters be, in which no waters be. I know as in the times of old, Thy power and glory to behold. Within Thy holy place, because Thy tender love I see, more precious far than life to me, my lips shall praise Thy grace. My lips shall praise Thy grace. Thus will I bless Thee while I live, and with uplifted hands will give praise to Thy holy name. When by Thy bounty well supplied, then shall my soul be satisfied. My mouth shall praise, proclaim. My mouth shall praise, proclaim. My lips shall lead Thy grace delight. When on my bed I rest at night, and meditate on Thee, because Thy name assistance brings beneath the shadow of Thy wings. My heart shall joyful be, my heart shall joyful be. Mari na po tayo makaupo. Nalangin tayo sa Panginoon.
Aming Diyos na dakila sa lahat, kayo po ang kataas-taasan at walang hanggan. Dakila o Diyos ang inyo pong mga pangalan na nagpapahayag ng inyo pong mga katangian. Ikaw na banal at matuwid. Ikaw na kataas-taasan sa lahat. Ngunit ikaw na nasa lahat ng dako rin naman, ang bawat bahagi ng sanlibutan maging ng langit ay nakapasailalim ng inyo pong pagka-Diyos. Ikaw na sa inyo pong pagka-Diyos ay nasa lahat ng bahagi ng inyo pong sanlilikha. Ngunit ikaw ay nanatili na pinakamataas sa lahat at kataas-taasan sa buong sanlilikha. Kaya kami, O Diyos, ay nagagalak, nag-aalay ng mga papuri sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa aming mga pag-aawitan, karapat-dapat sa aming pagpapasalamat sa inyo. Bagamat hindi karapat-dapat, O Diyos, ang aming mga kamay na mag-andog man lamang ng mga awitin at mga pasasalamat sa inyo. Ngunit ito ay inyo pong tinatanggap na bilang isang mabuting sumyo sa inyo pong harapan, alang-alang lamang sa dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Kami ay naging karapat-dapat lamang sa inyo, O Diyos, hindi dahil sa kami ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil sa ikaw ay tinanggap namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas, hindi dahil sa kami ay mabait na tatay o mabait na nanay o maging mabait na mga anak, kundi tinatanggap niyo lamang kami, O Diyos, dahil sa kabutihan at katuwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Siya lamang, O Diyos, ang nag-iisang matuwid. Ngunit ang kanyang katuwiran ay inyo pong ibinintang sa amin sa pamagitan ng pananampalataya. Para bang ang katuwiran ito ay kami mismo ang siyang tumupad dahil ang kanyang perpektong pagtupad sa kautusan ay inyo pong ibinintang sa amin, kaya kami ay nagkaroon ng katuwiran at kami ay inyo pong pinawalang sala sa inyo pong harapan. Salamat po, O Diyos, sa biyayang ito ng kaligtasan na bunga ng inyo pong pagpapawalang sala sa amin ay ang kapayapaan ng aming mga kaluluwa. Likas kaming napupuot sa inyo, O Diyos. Likas kaming nagagalit sa inyo at ayaw namin sa inyo. Likas kaming lumalayo mula sa inyong presensya. Ngunit ikaw, O Diyos, ay nahabag sa amin. At pinawi niyo ang digmaan sa pagitan ng tao at sa pagitan ng Diyos, sa pagitan ng Iglesia at sa pagitan ng Ama. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan sa pamagitan ng dugo lamang ng aming Panginoon sa Kristo. Si Kristo ang nagpalubag loob ng inyo pong galit laban sa amin, kaya kayo po ay wala ng anumang laban sa amin. Ang meron lang po kayo para sa amin ay ang inyo pong biyaya at ang inyo pong dakilang pag-ibig para sa amin. At sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin ay inyo pong binigay si Kristo upang sa aming kalagitnaan ay aming pagsalusaluhan sa pamagitan ng pangangaral ng inyo pong Ebanghelyo. At dalangin namin, Panginoon, ang pangangaral na ito na inyo pong tinalugdan upang iligtas ang bawat mananampalataya ay inyo pong pagpalain at gamitin at bigyan sila ng pananampalataya sang-ayon sa inyo pong soberanong kalooban. At naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na mabisa ang pangangaral nito upang iligtas kami mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan ng Ebanghelyo. Salamat, O Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig at ang inyo pong hindi nagmamaliw na kahabagan sa amin na laging sariwa sa bawat umaga. At salamat, Panginoon, na sa aming mga bibig ay naglagay ka ng mga salita, ng mga katotohanan na aming sinasambit bilang iisang pananampalataya at iisang iglesia na nananampalataya sa aming Panginoon Jesucristo. At nalulugod kaming pagmasdan ang tanawin na kami ay nakakaisa sa iisang pananampalatayang ito. At dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga kapatid ngayon na hindi namin kasama sa oras na ito, kayo nawa, O Diyos, ang umabot sa kanilang pangailangan. Kung sila man ay merong pangailangan pisikal na kagalingan ng kanilang mga katawan, sila man ay merong karamdaman. At dalangin namin, Panginoon, na punan din nawa ang kanilang mga pangailangan pisikal, ang kanilang pangkain, ang kanilang inumin, at pagkalooban nawa ng sapat na trabaho ang aming mga tatay, maging ng kalakasan ng aming mga nanay habang sila ay namamahala sa loob ng tahanan, maging sapat na pagtsatsaga ang aming mga anak na nagtsatsaga na mag-aral araw-araw upang sa darating na panahon ay sila ay magkaroon ng karunungan na kinakailangan nila
sa pamumuhay na ito. Ngunit ang lahat ng ito, O Diyos, ay dinadalangin namin na gawin namin pagpapasalamat sa iyo. Gawin namin paglilingkod sa iyo. Ang aming pagiging tatay, ang aming pagiging magulang na babae, pagiging nanay, at pagiging asawang lalaki at pagiging asawang babae ay laging humantong sa pagpapasalamat sa inyo at hindi paglilingkod sa aming mga sarili. Habagan niyo kami, O Diyos, pagpalain niyo ang aming mga pag-aasawa, pagpalain niyyo ang aming pamilya, kung niyo lamang pong loloobin, at bigyan niyo kami ng sigasid sa aming mga family worship, bigyan din niyo nawa kami ng sigasid sa aming mga personal devotion, at dalangin namin na ang araw na ito ay maging kapahingahan ng aming kaluluwa mula sa kasalanan, mula sa paggawa ng mga physical na mga gawain, at ilaan namin ang araw na ito para lamang sa kapurihan ng inyo pong pangalan. Patawad, Ama, sa lahat namin pong nagawang kasalanan laban sa inyo, at maraming salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapakinig ng inyong salita, at maraming salamat din po sa mga tao na inyo pong dinadagdag sa aming kalagitnaan. Nawa magpatuloy ito, O Diyos, sapagkat ito ang dalangin namin na marami pang tao makarinig ng inyong pong ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat wala na kayong kinalugdang pamamaraan, kundi ang pangangaral upang tawagin po ninyo ang bawat inyong hinirang na nagsipangalat sa buong sanlibutan. Salamat po ang aming panalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat. Awitin natin ang Psalter 16:1-6. Awitin po natin yung stanza 3, 7, 8, and 9. Stanza 3, 7, 8, and 9. Ng Psalter 16:1-6. The Lord, the Righteous Judge. Stanza 3. Will you call the nations that we could destroy? The memory perish, the dwelling place void. And through the eternal Jehovah shall reign. The peoples to judge and die to maintain. Stanza 4. Thou, Lord, art our refuge for all the oppressed. All trust thee who know thee and trust thee are blessed. For never, O Lord, did thy mercy forsake a soul that has sought of thy grace to partake. Stanza 8. The wicked shall perish, the nation shall fall. Forgetting their God, who is God over all. But God will remember the prayer of the weak. Oh, surely fulfilling the hope of the meek. Stanza 9. Arising thy justice, O Lord, and thy mind. No longer let sinners prevail in thy sight. Great judge of the nations, sin judge without fear. To humble the proud and to teach them thy fear. Pari na po tayo makaupo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, babasahin po natin ang buong kabanata ng Genesis chapter 6.
Genesis chapter 6 verses 1 hanggang 22. Ang buong kabanata ng Genesis chapter 6. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat baka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, ang hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Sem, Ham at Japheth. At naging mas masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking dilipulin kasama ng lupa. Gumawa ka na isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko at ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng 1 siko sa dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito ng may una, ikalawa at ikatlong palapan. Ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ng lahat ng lamahan na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay sasakay sa daong. Ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman at magsasakay ka sa loob ng daong ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat ng na pagkain at imbakin mo at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Ang ating susing talata ay nasa talatang 1-4. Babasahin ko po ulit. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga gawa ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng tao sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog ng mandirigma. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Mga minamahal,
Ang kabanatang 6 ng Genesis ay nagtatala ng pangyayari o kasaysayan bago ipadala ng Panginoon ang matinding baha. Bago ipadala ng Panginoon ang mga matinding ulan at pagbulusok ng tubig mula sa ilalim ng lupa para mabaha o para matabunan ng tubig ang lahat ng kalupaan, maging ang pinakamataas na bundok ay natabunan ng tubig. Ang kabanata 6, ito ang kasaysayan bago ipadala ng Panginoon ang baha na ito. Ang panahon ni Noah o ni Noe ay hindi isang cute na bagay na ating naiisip lagi ay yung parang soup sa loob ng isang barko na iba-iba ang hayop na parang ang cute tignan ng mga hayop na ito. Na yun ang kinukwento natin sa mga bata na mayroong isang malaking barko na napupuno ng mga hayop na para siyang soup sa ibabaw ng tubig. Ang panahon ni Noah ay hindi cute na bagay para sa isang mananampalataya at nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Ang panahon ni Noah ay kasaysayan ng pag-unlad ng tao sa kasalanan. Ito ay kasaysayan ng tao habang ang tao ay pinamamalas niya ang kanyang kabulukan, ang kanyang kasalanan, habang pinupuno niya ang daigdig sa pamamagitan ng pagpaparami ng tao. At habang pinupuno ng tao ang daigdig ng mga puro mga kasalanang tao din naman, dahil lahat tayo ay nanggaling kay Adan, tayo ay nagmana ng kasalanan ni Adan, tayo ay nagmana ng sala ni Adan, nung si Adan ay nahulog sa pagkakasala. Kaya simula noon, ang tao ay napuno, ang daigdig ay napuno ng mga makakasalanang tao. At yung mga makasalanang tao na ito, ay pinamamalas lagi nila ang kanilang kasamaan. Nag-iimbento sila ng mga bagay na maganda sa kanilang sarili. Nag-iimbento sila ng mga iba't iba pang kaparaanan para makapatay ng tao, para makapagnakaw, para makapangalunya. Hulog ang tao sa panahon ni Noah. Ito ay kasaysayan ng pagiging masama ng tao. Ito ay kasaysayan ng pag-unlad ng tao sa kasamaan. Ngunit ito rin ay kasaysayan, kung makikita natin sa chapter 6, lalo na sa verse 8, ito ay kasaysayan din ng pagliligtas ng Panginoon. Ang sabi sa verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hindi sinabi ng talata, natagpuan ng Panginoon si Noe na tapat na naglilingkod sa Diyos. Natagpuan si Noe na nananampalataya sa Diyos. Hindi sinabing ganun. Ang sinabi ay nakatagpo ang Diyos ng biyaya kay Noah. Ang usapin ng kaligtasan lagi sa Panginoon, mga minamahal, ay ang soberanong biyaya ng Panginoon. Ito ay walang kondisyon. Ito ay hindi nakadepende sa gagawin ng tao. Maging sa pagsampalataya mo, ito ay hindi nakadepende. Ito ay soberanong ipinapataw ng Panginoon at ibinibigay ng Panginoon ang biyayang ito. Para ano? Para si Noah at tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang ito kasaysayan ng pag-unlad ng tao sa kasalanan. Ito rin ay kasaysayan at testamento ng Panginoon sa atin. Kung paano sa buong sanlibutan, meron siyang 8 taong niligtas. Napakaganda ng kabanatang ito. Bilang ito ay nagpapakita sa atin ang kahatulan ng Panginoon. At ang kahatulan ng Panginoon na ito ay meron ding kalakip na kaligtasan para sa iilan. Lubos na naging masama at balakyot ang tao simula nang mahulog tayo sa pagkakasala. Ano sabi sa verse 5? Nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. Kapag sinabing tao sa original, ito ay Adan. Kapag sinabing Adan, ang lahat na nasa ilalim ni Adan, lahat na nanggaling kay Adan, ay tinatawag ng Panginoon na masama, pati si Noah. Hindi exempted si Noah. Hindi exempted ka bilang mananampalataya. Nung sinabi na napakasama ng tao, kasama dito si Noah, ang lahat ng nanggaling kay Adan ay napakasama. Ito yung evaluation ng Diyos patungkol sa tao. Ang sabi niya, napakasama ng tao, kabilang dito ang mga sanggol. Walang exempted dito. Kabilang dito yung nasa sinapupunan ng isang babae. Sa unang araw pa lang ng pagbubuntis ng babae, ang sabi ng Panginoon, napakasama
ng tao. Kasi kahit yung mga nasa sinapupunan, kahit yung mga karga-karga mong sanggol, yan ay nagmana ng kasamaan ni Adan. Yan ay nagmana ng kabulukan at sala ni Adan. Kaya sabi ng Panginoon, napakasama ng tao. Lubhang napakasama ng tao sa panahon ni Noah. At isa sa mga nag-ambag upang mapabilis ang pag-unlad ng tao sa kasalanan, upang ang tao ay mas lalo niyang maipamalas ang kanyang kasanayan sa paggawa ng kasalanan, ang kanyang kausayan sa paghaka ng mga marami pang kasalanan, ang isa sa mga nakapag-ambag dito at nakapag-contribute para mapabilis ito ay yung pag-iisang dibdib ng mga anak ng Diyos at anak ng tao. Pag sinabing anak ng Diyos dito sa ating teksto, maraming mga iglesia na naniniwala, kabilang maraming born again, at mga yung iba pang reform, na yung tinutukoy daw dito ang mga anak ng Diyos ay yung mga anghel. Patunay dito, yung inilagay dito sa ilalim ng Biblia natin, na makikita daw natin ito sa Job 1 verse 6. Ito yung tinutukoy sa Job 1 verse 6. Kaya nila sinabi na yung mga anak ng Diyos ay mga anghel daw. Sabi sa Job 1 verse 6, isang araw ang mga anak ng Diyos, mga anghel, ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At ito rin ang sabi sa Job 1, sa Job chapter 2 verse 1. Isang araw muling dumating ang mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy dito ay mga anghel. Totoo na sa Biblia, kapag sinabing anak ng Diyos, ang tinutukoy dito ay mga anghel. Pero hindi iyon sa ating teksto. Hindi pwede ang mga anghel ay makipagtalik sa tao. Yan ay binigyan diin ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 22. Na sinabi niya na mga anghel ay walang kakayanan na mag-asawa. Sila ay walang kasarian. Paano ngayon sila makikipagtalik sa tao? Hindi pwede yung nilikha ng Panginoon sa lupa ay walang hangganan. Ito ay merong hangganan. Hindi pwede ang mga nasa langit ay lalagpas sa hangganan ng lupa at makikipagtalik sila sa tao. Kamangmangan ang ganong doktrina. Hindi natin sinasang-ayunan na ang tinuturing dito ang mga anak ng Diyos ay yung mga anghel. Ang tinuturing dito ang mga anak ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos na nanggaling sa lahing Set. Ito ang sabi sa chapter 4, verse 25 hanggang 26. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Set. Sapagkat kanya sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya yung buong chapter 5 ay patungkol sa lahi ni Seth. Lahat na nanggaling kay Seth. Ngayon, pagdating naman sa verse 1 ng chapter 6, ang tinutukoy dito ng mga anak ng Diyos ay yung mga nanggaling sa lahi ni Seth. Yaong mga marunong sumamba at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sa ating kapanahunan, sila yung mga nag-aangking anak ng Diyos. Umaatin ng church, nagsisimba, confessing member, nagpo-confess ng Apostles' Creed, nagbabasa ng libro, sila yung mga nag-aangking mga anak ng Diyos. Sila yung mga nanggaling sa sambahayan ng mga mananampalataya. Kaya sila tinawag ng mga anak ng Diyos. Nakipag-isang dibdib ang mga anak ng Diyos na ito sa anak ng tao. Ibig sabihin, sila ay nakipag-isang dibdib sa mga hindi mananampalataya. Ang tawag kasi sa mga hindi mananampalataya sa Biblia ay mga natural na tao. Ang sabi ni Pablo, maintindihan ba ng isang likas na tao ang mga spiritual na bagay? Ito ay maintindihan lamang ng isang spiritual na tao. Kapag ikaw ay hindi mananampalataya, ang tawag sa iyo ay isang likas na tao. Ikaw ay nanggaling lang kay Adan at walang kaligtasan para sa iyo. Kaya ang tawag sa mga anak ng sanlibutan ay anak din ng tao. Ngayon, para mapabilis ang pagkalat ng kasalanan at mapabilis ang paglaganap ng kasalanan, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tao ay nag-isang dibdib. Ang sabi sa ating teksto,
Nakita ng mga anak ng Diyos sa magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Nakita nila na maganda ang mga babae ng sanlibutan. Nakita nila na napakaganda ng mga babae na hindi mananampalataya. Anong ginawa ng mga mananampalataya sa panahon ni Noah? Inasawa sila. Kaya mas lalong dumami at kumalat ang kasalanan sa sanlibutan. Kahit kailan, ang pag-iisang dibdib ng mga Kristiyano at hindi mananampalataya ay hindi nagdudulot ng mabuti. Ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa iglesia. Kahit kailan hindi nalugod ang Panginoon na makipag-isang dibdib ang mananampalataya sa hindi mananampalataya, walang kapayapaan sa loob ng isang tahanan sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi pwedeng dalawang Diyos ang sinasamba nyo. Hindi pwedeng sinasamba ko si Jehovah at sinasamba mo ang sarili mong Diyos. Sino sasambahin ng ating mga anak? Saan magsisimba yung mga anak natin? Pamimiliin mo yung anak mo kung saan siya magsisimba? Magtatalo tayo sa aking paniniwala? Magtatalo tayo sa paniniwala mo? Walang kapayapaan na handog ang Panginoon sa mga nag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Ganon din sa iglesia. Walang kapayapaan sa loob ng iglesia kung nga kung tayo ay makikipagkaibigan sa sanlibutan. Walang kapayapaan sa loob ng iglesia kung yung mga nasa sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan ay ipapasok natin sa iglesia para maging masaya lang tayo. Ipapasok natin ang mga tugtugan ng mga masasaya, ipapasok natin ang mga drama, ipapasok natin yung mga iba't iba pang mga kaparaanan na hindi naman kinalugdan ng Panginoon. Walang kapayapaan. Maging lalo tigit sa mga pilosopiya ng sanlibutan at ilalagay mo sa iglesia at madudungisan na ang kadalisayan ng ating ebanghelyo. Walang kapayapaan. Kapag nag-iisang dibdib ang iglesia at ang sanlibutan. Ang tema natin sa umagang ito, ang pag-iisang dibdib ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ng tao. Ang una natin titignan ay ang pangyayari, ito ay pangyayaring bago ang baha. Pangalawa, ito ay patunay ng lubos na kabuluhan ng tao. Pangatlo, titingnan din natin ang naging kahatulan ng Panginoon sa nangyaring pag-iisang dibdib na ito na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, at mga hindi mananampalataya, mga hindi anak ng Diyos. Ang lahi ni Cain, mga kapatid, dito sa chapter 4 na binigay, simula nung pinalaya siya sa hardin, simula nung pinatay niya si Abel at pinarusahan siya ng Panginoon, pinalaya siya ng hardin, pinalaya siya mula sa presensya ng Panginoon, si Abel at si Cain ay simbolo at picture ng dalawang magkaibang tao. Si Abel na sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya na ang tatanggapin lamang ng Diyos ay ang dugo ng hayop, ang dugo ng kordero. Pero si Cain, nananampalataya at umaasa na tatanggapin ng Panginoon yung handog na pinaghirapan niya. Yung tinanim niya, hinintay niya, kinultivate niya, pinagbuhusan niya ng kanyang pawis sa pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang alay ay nagmula sa lupa na sinumpa ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Adan? Susumpain ko ang lupa. Magpapawis ka at pagpapaguran mo ang lahat ng iyong kakainin. Ang lupa na pinanggalingan ng handog ni Cain ay yung lupa na sinumpa ng Panginoon. At yung lupa na yon ay sumisimbolo sa pinagpaguran ng tao. Kailangan magpakapagod ng tao para mabuhay. Alam niyo ang binigay ni Cain sa Panginoon? Yung pinagpaguran niya. Pero si Abel, ang binigay niya ay yung dugo ng kordero na sumisimbolo sa ating Panginoong Kristo. Wala kang ibang dapat ibigay sa Panginoon, hindi yung gawa ng kamay mo, kundi si Kristo lang. Inatay niya si Abel. At sabi ng Panginoon sa Kristo, si Abel ang pinakaunang martir ng iglesia. Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw ng hustisya sa akin.
ang sanlibutan ay kinapupuotan ng iglesia. Hanggat maaari, gustong patayin ng sanlibutan ng iglesia. Hanggat maaari, gustong patayin ng sanlibutan ang pangangaral ng iglesia. Gusto lagi nilang hadlangan ang pangangaral ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Dito na nagsimula na usigin ng sanlibutan ang iglesia. At ito ay makikita natin sa buhay ni Cain at sa buhay ni Abel. Pinatay ni Cain si Abel bilang simbolo ng pakikipagdigma ng iglesia laban sa sanlibutan at pakikipagdigma ng sanlibutan sa iglesia. Ang lahi ni Cain ay mabilis na dumami at sila ay nagtatag ng isang sibilisasyon na hiwalay sa presensya ng Panginoon. Umunlad sila sa paggawa ng mga awitin at mga tula. Umunlad sila sa mga pagpapanday. Umunlad sila sa paggawa ng mga instrumento, mga alpa. Umunlad sila sa pangangaso at sa mga pangangalaga ng mga hayop. Napakaganda ng sibilisasyon nila Cain. Umuunlad sa science, umuunlad sa katalinuhan, sa filosofiya. Napakaganda ng sibilisasyon ni Cain. Pero alam niyo pagkakaiba? Ang sibilisasyong ito ay hiwalay sa Diyos. Itinatag nila Cain ang sibilisasyong itong hiwalay sa presensya ng Panginoon. Ang ibig sabihin, hiwalay kay Kristo. Hindi sila mananampalataya. Umunlad sila. Nasa kanila ang bawat pag-unlad at talino, maging ang mga magagandang babae. Yung mga asawa ni Lamech na anak ni Cain ay napakaganda. Gumawa pa siya ng tula patungkol sa mga babae nito. At dito nagsimula na si Lamech na anak ni Cain, na apo ni Cain, ay nag-asawa ng maraming babae. Dito nagsimula sa kasaysayan ng Biblia na ang isang lalaki ay nag-aasawa ng maraming babae. Bakit? Dahil napakaganda ng mga anak ng sanlibutan. Hindi nila mapigilan na asawahin ng mga iba't ibang babae. Hindi nila mapigilan na hindi makipagsiping sa mga babae ito sapagkat napakaganda ng mga babae ito. Ngayon, ang mga anak naman ni Seth, yaong mga nanggaling kay Seth, yaong mga marunong sumamba sa Panginoon, sabi sa chapter 4 verse 26, nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng teksto na ito, yung worship sa panahon nila Seth ay nagkaroon na ng liturgy. Nagkaroon na ng kaayusan, nagkaroon na ng sistematikong pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon, sistematikong pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon na ng kaayusan para na silang church. Ngayon yung mga anak ng Diyos na ito, yung mga lahi na galing kay Seth, yung mga nag-aangking Kristiyano, mga nag-aangking nananampalataya sa Diyos, ay naakit sa anak ni Cain. Naakit sila sa mga anak ng tao. Magaganda ang mga anak ng tao. Magaganda ang mga babaeng ito. Ito ang tinutukoy ng Panginoon sa Mateo 24. Abala ang mga lalaki, mga anak ng Diyos sa pag-aasawa. Ito ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24, 38 at 39. Sapagkat kung paano sa araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Inahalin tulad ni Jesus ang kanyang pagdating bago ang kanyang pagdating sa panahon ni Noah. Bago ipadala ng Panginoon ang baha, ang sabi ng Panginoon, ganito rin yung mangyayari bago ako dumating. Ang tao ay abala sa pag-aasawa, hindi na nila mamamalayan na darating na pala ako. Hindi nila namalayan na darating ang baha. Hindi namalayan ng tao sa panahon ni Noah na darating ang baha. Dahil ano, abala sila sa pag-aasawa. Ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay abala sa pagkuha ng mga babae mula sa sanlibutan.
Ngunit ang pag-aasawang ito ay lubhang napakasama. Walang masama sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay institusyon na tinalaga ng Panginoon. Ito ay institusyon ng Panginoon na kahit bago pa magkasala sila ibatadan, ito ay tinatag na ng Panginoon para ano? Dumami ang tao. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Na sa kanyang sambahayan, sa kanyang loob ng tipan, ay dumami ang mga mana ng palataya. Pero kahit nung nahulog sa pagkakasala ang tao, ang kasal o ang pag-iisang dibdib ng lalaki at babae ay kalooban pa rin ng Panginoon. Dahil ordinaryong ipinapanganak sa sanlibutan ang hinirang ng Panginoon, ang mga hinirang ng Panginoon sa pamagitan ng pagtatalik ng babae at pagtatalik ng lalaki. Ito ay kalooban ng Panginoon ng pag-aasawa. Ngunit ang pag-iisang dibdib ng mga anak ng Diyos, mga sumasamba sa tunay na Diyos, sa mga anak ng tao, o yung mga anak ni Adan o ng sanlibutan ay kasuklam-suklam sa harapan niya. Nasusuklam ang Panginoon kapag ikaw na anak ng Diyos ay pinipili mo ang anak ng sanlibutan para maging kaisang dibdib mo. Dito kalooban ng Panginoon. Kasuklam-suklam ito sa harapan ng Panginoon. Ang pagdami ng tao ay ang paglaganap ng kasamaan. Anong aasahan mo magiging bunga ng makasalanan kundi lahi rin naman ang mga makasalanan? Anong aasahan mo sa masamang puno kundi masamang bunga rin naman, sabi ng Panginoon? Wala kang aasahang mabuti sa ating mga makasalanan. Ang ating mga anak na nagmula sa atin, na sa sinapupunan pa lang ay makasalanan na. Kaya sila gumagawa ng kasalanan, hindi dahil sa ginagaya kanila na nagkakasala, dahil likas sa atin ang magkasala. Gumagawa ka ng kasalanan dahil ito ang iyong naging kalikasan. Ito ang sabi sa Efeso 2. Tayo ay pinanganak sa kasalanan at pagkakasala. Tayo ay patay sa kasalanan at pagkakasala. At gaya ng ating ninunong sila Eva at Adan, na nakita lang ang kagandahan ng prutas, na nakita lang ang kagandahan ng bunga, ngayon din ang mga anak ng Diyos sa panahon ni Noah. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa ng hindi mana ng palataya. Eh maganda yung mana, yung hindi mana ng palataya. Maganda yung unbeliever. Ang ginawa mo, inasawa mo. Niligawan mo. Ginawa mong kabiyak. Ganun ang ginawa nila Eva at Adan. Yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon, huwag mong kakainin. Pero dahil maganda sa paningin nila, at nakita nila na magandang kainin yun, at mabubusog sila, kinain nila. Ang bunga, hinatulan sila ng Panginoon. Nahulog sila pa sa pagkakasala, at dinala nila ang buong sangkatauhan sa kanilang kasalanan. Sa kanilang kasakiman at kabuluhan, lumabas sila ng sambahayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, at naghanap ng mapapangasawa. Narito sila sa sambahayan ni Seth, narito sila sa sambahayan ni Enos, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, ipinapangaral ang katuwiran ng Panginoon, ipinapangaral ang ebanghelyo na patungkol sa binhi ng babae na darating, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Alam nila ang mga katotohanan ito, pero anong ginawa nila? Dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kanilang kabulukan, lumabas sila ng sambahayan ng Panginoon at naghanap sila ng mga babae. Sabi pa sa ating teksto, napakalino ng sabi sa ating mga teksto, at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa. Hindi isang asawa. Kumuha sila ng kanilang mga asawa. Maaaring higit sa isa ang kinuha nilang mga asawa. Mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Hindi pinili ng Diyos. Ang ginamit nila sa pagpili ay yung sarili nilang pita ng laman. Ang ginamit nila sa pagpili ay kung ano yung maganda sa kanilang paningin. Bagamat alam ng mga anak ng Diyos ang tipan ng Panginoon,
Alam ng mga Kristiyano ang pangaral ng Ebanghelyo. Alam ng mga Kristiyano na sila ay binukod ng Panginoon para sa Kanya at sila ay tinawag ngayon ng Panginoon na lumakad sang-ayon sa pagkabukod ng Panginoon, sang-ayon sa kabanalan ng Panginoon. Alam ng mga Kristiyano yan. Alam ng mga anak ng Diyos ang tipan ng Diyos. Alam ng mga anak ng Diyos ang Ebanghelyo ng kaligtasan at ang pagpapawalang sala ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon. Alam nila lahat yan. Ngunit nagsawa sila. Nagsawa ang mga anak ng Diyos. Nagpantig na ang kanilang mga tenga. Alam ko na yan. Alam ko na yung sinasabi mong Ebanghelyo. Hindi ko na kailangan marinig yan. Ulit-ulit ko na lang naririnig yan. Hindi yan applicable sa aking buhay. Yung mga sinasabi mo, hindi na applicable sa kung ano ang ginugusto ko. Ito yung gusto ko, dito ako masaya. Kaya kahit ano pang pinapangaral mo, hindi yan mahalaga sa akin. Nagsawa na ang mga anak ng Diyos. Ano ginawa nila? Nag-apostatize sila. Tumalikod sila sa Panginoon. At pumunta sila sa sanlibutan. At inasawa ang sanlibutan. Tumalikod sila sa katotohanan ng Panginoon. Mga kapatid, sa bawat kasalanan ginagawa mo, hindi ka lang basta nagkakasal. Tinatalikuran mo ang katotohanan ng Panginoon. Sa bawat kasalanan ginagawa mo, ang ginagawa mo, dinuduraan mo sa mukha ang pangalan ng Panginoon. Hindi ko gusto ang katotohanan mo. Ayoko ng katotohanan mo. Ang gusto ko ay yung gusto ko. Tatalikuran mo ngayon ang katotohanan ng Panginoon. Saan ka pupunta? Sa iglesia? Pupunta ka ngayon sa sanlibutan. Bakit? Wala akong mahanap dito eh. Wala dito yung gusto ko. Ang gusto ko mga magaganda. Ang gusto ko yung maganda na maiharap ko sa maraming tao. O kaya ang gagawin ko, niligawan ko, dadalhin ko sa church. Ginawa mong dating app yung church. Makipagrelasyon ka muna, saka mo dinala sa church. Mas ninais nilang pakinggan ang kanilang mga puso at pita ng laman kesa pakinggan ang pangangaral ng Panginoon. Ang pangangaral ng Ebanghelyo na darating ang binhi ng babae. Alam niyo kung sino tinalikuran ng mga anak ng Diyos na ito? Si Kristo. Si Kristo na binhi ng babae. Si Kristo na ipinangako ng Panginoon kaila Eva at Adan na dudurog sa ulo ng serpente. At sa kanilang ginawa, malinaw sa ating teksto. Wala tayong nabasa sa ating teksto. Wala tayong nabasa sa ating teksto na yung mga anak ng Diyos na ito ay nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Wala ni isa sa kanila ang nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Lubhang naging dakila na ang kasalanan. At ang mga tunay na anak ng Diyos ay nanganganib ng mabura sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi dito na anak ng Diyos ay hindi talaga mga anak ng Diyos. Sila ay tinawag lang ng mga anak ng Diyos dahil sila ay nanggaling sa lahi ni Seth na marunong sumamba sa Diyos. Sila ay tinatawag lamang ng mga Kristiyano dahil sila ay bahagi ng isang Kristiyanong iglesia. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga nasa iglesia na tinatawag na Kristiyano ay Kristiyanong tunay. Sabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel ay Israel. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay anak ni Abraham. Hindi lahat ng confessing member ng ating iglesia ay totoong Kristiyano. At kapag kumalat na ang kadakilaan ng kasalanan ito, sino ngayon ang nanganganib? Nanganganib ngayon ang mga tunay na Kristiyano. Dahil kapag lumaganap ang kasalanan, ang gagawin ngayon ng sanlibutan ay tutupukin nila ang mga tunay na Kristiyano dahil sa tayo ay maliit na mga mananampalataya lamang. Ayaw na sanlibutan sa iglesia. Huwag mo nang tangkain pang makipagkaisa sa sanlibutan. Ayaw na sanlibutan. Papatayin ka ng sanlibutan. Kung di ka man patayin physically,
papatayin nito ang pananampalataya na minsang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ano naging katulad ngayon ng Diyos sa kanila? Lubos na ang kasamaan sa panahon ni Noah. Itik na. Puno na ang salop. Yung salop ng pagkamakasalanan. Kumbaga, narito yung baso hawak ng Diyos. Umaapaw na yung kasalanan ng sanlibutan. At hinihintay na lang ng Panginoon na yung salop na ito, yung saro na ito, ay pipigilan na ng Panginoon at sa pagpigil na yon, ahatulan na ng Panginoon ang sanlibutan. Darating ang panahon na ahatulan ng Panginoon ang sanlibutan. Lahat tayo ay aharap sa harapan ng Panginoon at tayo ay paglilitis ng Panginoon. Dahil hitik na at puno na ang salop ng kasamaan ng tao. Kung magpapatuloy pa ang lahing ito sa panahon ni Noah, kung magpapatuloy pa ang lahing ng pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao, kung magpapatuloy pa ang lahing ito, ay tuluyan ng mabubura sa kasaysayan ang mga anak ng Diyos. Kung hindi pa pinigilan ng Panginoon ang lahing ito, ang lahing ng pagsasama ng mga di mananampalataya at mga mananampalataya, wala nang walang tao ang maliligtas. Baka pati sila Noah ay natupok na ng kasalanan. Kung hindi pinigilan ng Panginoon ang paglaganap ng kasalanan ito, wala nang matitirang iglesia ng Panginoon. Bago pa mangyari ito, pinigilan na ng Panginoon at iniligtas na ang walong tao. Sukdo lang walong tao lang ang naligtas. Simula kasi na magdeklara ng digmaan ng Diyos sa pagitan ng binhi ng babae at sa pagitan ng binhi ng serpente sa Genesis 3:15, ang masasama ay patuloy ng pinapatay at inuusig ang iglesia. Patunay yan ng ginawa ni Cain kay Abel. Wala nang ibang nais pa ang sanlibutan sa iglesia kundi patayin ng iglesia. Patunay yan. Nung sa panahon ni Yeso Cristo, bata pa lang si Jesus ay gusto nang patayin si Cristo. Patunay yan sa panahon ng mga apostol. Ginagawa nilang pailaw ang mga Kristiyano sa araw ng sa gabi. Sinusunog nila ang mga katawan ng Kristiyano. Pinapatay nila ang mga Kristiyano. Patunay yan sa ating panahon. Pinipigilan ng gobyerno ang ating panambahan dahil lamang sa isang pandemic. Ayaw nilang nagsasama-sama tayo. Hindi totoo na sa pamamagitan ng common grace na tinuturo ng iba. Yung common grace daw kasi, ito yung biyaya ng Panginoon na hindi nakakaligtas, na pinipigilan ng Panginoon yung kasamaan ng tao, sa puso ng tao. At ito rin yung common grace na sa pagitan ng sanlibutan at sa pagitan ng mana ng palataya ng iglesia ay merong meeting point. Ito yung common grace. Ito ngayon yung dahilan, itong common grace na ito, na yung iglesia at yung sanlibutan ay magkakaisa. Hindi totoo na sa pamagitan ng common grace, kabulaanan ng common grace, false gospel ng common grace. Hindi totoo na sa pamagitan nito ay magkakaisa ang sanlibutan at ang iglesia upang umunlad ang lipunan. Walang kapayapaan sa dalawang tao na ito. Walang kapayapaan sa dalawang nagsasama na magkaiba ang Diyos. Iba ang Diyos ng sanlibutan, iba ang Diyos ng iglesia. Hindi ka pagsasamahin ng common grace. Ngayon, magsama tayo, paunlarin natin ang agham, paunlarin natin ang politika, paunlarin natin ang iba't iba pang aspeto ng ating lipunan. Hindi pwede yun. Dahil ang iyong pagkakakilanlan bilang Kristiyano ay sa langit at hindi dito sa lupa. Tayo ay manlalakbay lamang dito sa lupa. Kaya nga tawag sa atin ng Panginoon, ang ating mga tirahan ay tirahan lamang ng tolda. Wala tayong permanenteng tirahan dito. Hindi tayo tagalupa, tayo ay tagalangit. Sa talatang tatlo, ito sabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon.
Nasabi niya sa talatang tatlo, naaalisin ng Panginoon ang espiritu niya sa tao. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay mayroong espiritu ng Diyos. Kasi kung lahat ng tao ay mayroong espiritu ng Diyos, eh di sana lahat sila sumampalataya. Dahil ang ginagawa ng Espiritu Santo ay laging dalhin ng isang tao kay Kristo, yun ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay may Espiritu Santo. Sa original, ito ang sabi. Ang ibig sabihin ng Diyos dito ay ititigil na ng Panginoon ang pagsasalita bilang hukom sa tao. Ititigil na ng Panginoon, ahadlangan na ng Panginoon, ihinto na ng Panginoon ang kanyang pagdidil sa tao. Ang ibig sabihin nito, hindi na siya magsasalita laban sa tao. Hindi na gagawin ng Panginoon na sasawayin ng tao sa kanilang pagkakasala. Hindi na gagawin ng Panginoon na ipapakita ng Panginoon ang kanilang pagkakasala sa pamamagitan ng pangangaral. Tapos na yung mga panahon na iyon. Nasa panahon na tayo ng paghuhukom, sabi ng Panginoon. Sa pagkatapos ng 120 years, darating na ang baha. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, hindi ibig sabihin hanggang 120 years lang ang buhay ng tao. Ang sabi dito, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng 120 years, mangangaral si Noah, at sa loob ng 180 years, pagkatapos ng 120 years, ay darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon sa pamagitan ng baha. Wala nang pangangaral pa. Tapos na ang lahat ng pangangaral. Sa mababaw na salin ay ititigil na ng Diyos ang panunumbat sa tao dahil sa kanilang kasalanan. Ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Kagaya ni Enoch, ang sabi ni Judas, ni Jude, sa verses 14-15, At sa mga ito rin naman, si Enoch, na ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon, nakasama ang kanyang laksa-laksang mga banal, upang igawad ang hatol sa lahat, upang sumbatan ng bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa, na kanilang ginagawang may kalikuan, at sa lahat ng mga bagay na malupit, na sinasalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Sa panahon nila Noah, naroon si Enoch nangangaral ng salita ng Panginoon. Darating na ang paghuhukom. Magsisi na kayo ng mga kasalanan niyo. Ginagawa ito ng Diyos nung panahon na sinusumbatan niya ang tao sa kanilang mga kasalanan. Ginagawa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral. Ngayon sabi ng Panginoon, hindi na mananatili ang espiritu ko sa tao. Ang ibig sabihin nito, titigil na ang pangangaral. Tapos na ang panahon ng pangangaral. Darating na ang aking paghuhukom. Dahil lubos na ang kasamaan ng tao, dahil na rin sa pakikipagtalik ng iglesia sa sanlibutan, tatapusin na ng Panginoon ang pangangaral upang dumating na ang lubos na kahatulan. Ito ang nangyayari sa panahon ni Noah. Dahil puno na ang saro ng kasamaan, dumating na ang araw ng paghuhukom sa panahon ni Noah. At dumating din ang araw ng kaligtasan para sa ilang tao na ito. 8 tao lang ang naligtas, sabi ni Pedro. 8 kaluluwa lang ang naligtas sa baha. Napakarami ng tao sa panahon ni Noah. Pero ang naligtas ay kakaunti. Bilang pagtatapos, mga minamahal, hindi isang biro ang paghabol natin sa mga magagandang bagay na sanlibutan. Hindi tinuturing na isang maliit na bagay ng Panginoon ang paghabol mo at pagpapakamatay mo para sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ikaw na makalangit, ikaw na tinawag na banal ng Panginoon, hindi mo dapat hinahabol ang mga magagandang bagay ng sanlibutan. Ito ay pagtataksil sa Diyos at sa sinumpaan mo pangako sa kay Kristo na si Kristo lang ang iibigin mo at wala nang iba.
sa itong pagtataksil. Kung ang hinahanap mong kaligayahan ay wala dito sa iglesia, kundi lumalabas ka pa ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos sa teksto ay mga bulaang Kristiyano. Sila ay hindi mga totoong Kristiyano. Wala kang natagpuan sa teksto na yung mga tinuturing ng mga anak ng Diyos na ito ay naligtas. Pamilya lamang ni Noah ang naligtas. Ang ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos na nasa ating teksto ay mga hindi totoong mananampalataya. Sila yung mga nagsisimba lang para makinig. Sila yung tinuturing na pagsisimba ay parang pampaswerte ng isang buong linggo. Na tinuturing nila ang pagsisimba na nahihiya lang sila sa kanilang mga kamag-anak. O nagsisimba lang sila dahil pakikisama lang sa kanilang mga kaibigan. O sila nga ay confessing member pero hindi nila isinasa puso ang kanilang pagiging Kristiyano. Sila yung mga huwad na Kristiyano at hindi mga totoong hinirang ng Panginoon. Ngunit manampalataya ha kapatid. Ikaw na pinili ng Panginoon. Ikaw na tinubos ng Panginoon ng kanyang mga ng kanyang dugo at ng kanyang kamatayan. Kailangan mong tandaan na hindi kailanman gagawin ni Kristo na ibigin ng iba kasabay ng pag-ibig sa iyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay eksklusibo lamang para sa kanyang iglesia. Sa Epeso 5, sinabi na isa siyang asawang lalaki at hindi pwede ang asawang lalaki ay nagmamahal ng dalawang babae. Si Kristo ang minamahal niya lang ay ang kanyang iglesia at hindi ang sanlibutan. At ito din ang dapat nating gawin. Pipili ka lang ng mapapangasawa mo. Pipili ka lang ng liligawan mo bilang kabataan, hindi sa sanlibutan, hindi yaong mga nasa loob na sambahayan mismo ni Kristo. Sapagkat si Kristo ni minsan ay hindi ka pinagpalit. Si Kristo ay ni minsan hindi minahal o inibig yaong mga wala sa kanyang sambahayan. Sapagkat dito ka lang may tunay na pakikipag-isa sa iglesyang ito. Sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Narito si Kristo mga kapatid. Wala siya sa labas. Wala siya sa sanlibutan. Narito si Kristo. Amen. Ama naming Diyos sa banal, salamat po sa pangangaral na ito. Salamat po sa inyo pong mabuting salita na lagi nagpapaalala sa amin ng aming kabanalan at katuwiran. Langin namin Panginoon na mga salitang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at kung ito man ay sinasaway kami, dalangin namin na kami ay magpakumbaba at lagi manampalataya sa inyo po. Salamat po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon para sa ating Benevolence Fund at Building Fund. Buksan po natin ating mga psalter, tayo po'y tumayo. Awitin natin ang psalter 207. 207. Ang awitin po natin ay stanza 2 and 4. Stanza 2 and 4 ng psalter 207. Stanza 2. Excellent, and all you start the hidden trophy is from the clay. Thou hast laid the valiant hearted
rock and sleep of that dark day. When dying there was his reason, for who can stand in that dread day? Stanza 4. Bow and pay it to Jehovah, King your God forever on. All men bring your gifts before him, worship him and him alone. Mighty King, obey and fear him, princess bow before his throne. Tagapin natin ang basbas ng Panginoon. Manalangin tayo. Panalangin natin na pagpalain nawa tayo ni Jehovah at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Awitin natin ang Psalter 197. Blessed be Jehovah, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory, God excels. Who only doeth wondrous works in glory, God excels. And blessed be his glorious name to all eternity. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let his glory fill. Amen. So let it be. Maligayang araw po sa inyo pong lahat. Dito po sa Bulacan, maligayang araw po. At mini-welcome po namin si yung bago po natin attendee dyan sa Laguna, si Ate Mercy po. Welcome po sa ating panambahan. Dalangin po namin na makadalo po ulit kayo sa susunod pulolobby ng Panginoon. Salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Essentials po, 3 p.m. Naka-stop na yung recording. Naka-stop na yung recording. Thank you.